Sasagutin ko yung tanong ninyo kung effective ba na gamitin si A Bonne Lotion kapag gumagamit ng salt scrub. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, ayun na guys, yung anak ko sa likod. Baby! Ibili ka! Kinuha niya yung frame ng design ko dun sa my table. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today mga beshies, I'll be doing another review sa A Bonne product. Kasi ito, ni-request ito. And ayan nga pala yung aking baby doll. Much! So ayun, sasagutin ko yung question ninyo. Kasi tinatanong nila kung pwede bang gamitin yung A Bonne Milk Scrub with A Bonne Lotion. Or yung collagen na lotion. Nag-iingay na po yung aking baby. Ito guys, yung A Bonne na Spa Milk Salt Scrub. At ito naman yung A Bonne na Milk Power Lightening Collagen na tinatanong ninyo sa akin. So kung effective daw ba or pwede bang gamitin as maintenance yung lotion na to kapag gumagamit daw ng A Bonne Milk Scrub. Actually, nahanap ko yung nagtanong nito. Kaya lang hindi ko na mahanap sa comment section or hindi ko maalala kung nag-message siya or nag-comment. Basta nabasa ko yun. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba gamitin si A Bonne Lotion with the Milk Scrub at kung effective nga ba kapag ginamit tong dalawa na to. Meron na akong review ng kada product na to. Kung curious kayo, pwede ninyong panoorin sa aking vlog. Ano nga ba yung nagiging effect nito? Effective ba to sa peklat? Kung talaga bang nakakaputi, especially sa mga uneven skin tone, sa maitim daw na kilikili, or sa tuhod, or sa singit, alam niyo huwag kayong mahihiya na magtanong ng mga ganyan. Kasi normal lang yan. Ako rin nakaka-experience ng mga ganyang bagay. Kaya nga ako gumagamit ng ganito para magpantay ang kulay ng aking mga balat. So, huwag kayong mahihiya. Okay lang yan. Ang mga ingredients nito ni Spa Milk Salt Scrub, ang nakalagay dito, meron siyang allantoin, meron din tong kojic, and also meron siyang lactic acid, which is also good, especially for hyperpigmentation. Nakakatulong siya to gently exfoliate yung skin. And again, yung allantoin, a little background, nag-serve siya as calming agent, and also nakakatulong din siya ng very very mild pagdating sa mga hyperpigmentation at kung gusto ninyo na mag-exfoliate yung skin ninyo without harsh effect. But again guys, itong Milk Salt Scrub, love ko siya, but I have to be very honest sa inyo. Hindi ko siya ginagamit ang everyday. Ginagamit ko to once or twice a week. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman niya, no? Later, ipapakita ko kung paano ko siya ginagamit. Ganyan yung itsura niya. As in, para siyang iodized salt. Catching ako, guys. Ano ba yan? Nasigot ko yata yung abon eh. No. Umatras, nahiya yung hatsi ko. Marami sa mga nagtatanong nito kung pwede daw ba nila itong gamitin ng everyday. Again guys, I don't recommend na gamitin ninyo to everyday kasi it can be too harsh sa skin ninyo dahil scrub siya. You don't have to exfoliate your skin daily kasi baka mamaya mag-cause pa siya ng rashes at sumasabay yung anak ko na nagsasalita. Baby! Come here. Say hello. Dinedman na naman ako. Isa pa sa laging na itatanong, talaga bang nakakatanggal ng peklat? Again guys, nakaka-lighten pero hindi niya mabubura ng bongga. Hindi po ito magic. Malalighten niya, may brightening effect siya kasi may kojic. Nakakatulong siya for hyperpigmentation. But again guys, ito, dahil nakakaputi siya, naka-inhibit din ng melanin production. So it's very important to always use sunblock. Ang mga iba pa sa mga tanong is pwede ba itong gamitin sa mukha? Again guys, I don't recommend na gamitin to sa mukha. Not unless siguro talagang sobrang bet ninyo tapos hiyang naman kayo, then okay lang. Pero ako, I don't use it sa aking mukha dahil masyadong sensitive and dry yung face ko. And sometimes kapag nagbabalat yung face ninyo or meron kayong rashes or acne, kapag ka natamaan niya is mag-sting siya or mahapde or pwedeng magkaroon ng irritation. So I don't recommend. Pero it depends pa rin syempre sa inyo. Always do patch test. Iba-iba tayo ng skin type. May sumisingit ko. Ayun. Baby girl! Ayun. Hello! Baby girl! Say hello! Hi! Uy! Uy! Look! Look! Wow! Cute! Diyos
sa aking tabi habang nag-vlog ako. So, ayan siya, guys. Panoorin nyo yung aking kulitis na baby. Lagi na itatanong kung gaano daw ba katagal bago makita yung result ng A Bonne Salt Scrub. Again, kailangan ninyong gamitin ito ng 2 months pataas bago talaga ninyong makita yung effect. Mom? Yes, baby? Katsu? So, ayun. Meron lang akong bisita. Kailangan nyo ito gamitin ng 2 months pataas. It's better kung mas matagal pa. Kasi nga, hindi mo naman siya everyday ginagamit eh. Like once or twice a week lang. So, wala siyang magic na agad i-effect siya. Kailangan talaga na continuous nyo gagamitin. Gagamit din kayo ng lotion with SPF to protect your skin. Kung ano daw ba yung mga sabon na pwedeng gamitin along with A Bonne para daw makatulong sa mas makapagpalighten ng kanilang mga skin. Pero it depends sa inyo. Ako ah, ang ginagawa ko kapag gumagamit ako ng A Bonne scrub, ang gagamitin ko is Dove or yung mga shower gel na very mild or moisturizing. Hindi ko siya sinasabay sa kojic soap kasi baka masyadong maging harsh na siya dahil pareho na silang nakaka-exfoliate. So, hindi ko siya sinasabay. But again, guys, yun nga, katulad ng sinabi ko, I have dry skin. So, it really depends sa anong klaseng skin type meron kayo. You can always try and observe kung ano yung magiging effect sa inyo. And so, guys, ito yung tanong sa akin, kung pwede daw bang gamitin as maintenance itong A Bonne na Milk Power Lightening Collagen, 3 times collagen at nakalagay dito, 3 times whitening soft and smooth. Alam niyo, gusto ko talaga maging honest sa inyo. Ayoko magbigay ng false hope sa inyo, no? Kasi minsan yung mga ganitong 3 times whitening, feeling ko, ano lang siya, part na lang siya ng marketing. Teka lang, lumalabas na ang aking mga laman-laman. Itago natin. Ako ha, ito lang, advice lang talaga sa experience ko lang sa mga product reviews. Hindi porket may nakalagay na 3 times whitening is better na siya sa ibang mga lotion or mga soap. Kasi minsan part na lang yan ng marketing kung paano ba maiengganyo yung mga mga clients na lang, mga customer, kung paano nila maiengganyo. And yung ganitong, ay, may 3 times whitening, okay, bibiling agad yan, kasi feeling nila, ganun nga yung effect. Pero ako, honestly, compared sa ibang mga lotion na naitry ko, hindi siya mabilis makalighten, nakas mabilis ha, parang, sa tingin ko, very, very minimal in a month, may konting effect, pero hindi siya bongga na makikita mo na. Kailangan mo siyang gamitin ng tuloy-tuloy. And also, guys, ang maganda rin kasi dito kay A Bonne, pwede mo siyang gamitin after you use yung itong salt scrub. And even those days na hindi ka mag-salt scrub, pwede mo itong gamitin. But, meron kasing cons to eh. Although, meron siyang UV protection, pero wala siyang SPF. So, meron siyang protection sa sun, pero very minimal, guys, kasi walang SPF. Ako, lagi kong recommend na dapat pag gumagamit kayo ng whitening product, lalo na kung lalabas kayo, gumamit kayo ng any lotion with SPF na 30 and above. Yun kasi importante yun. Sometimes yun yung nababaliwala natin kapag gumagamit kayo ng whitening products at hindi kayo gumamit ng lotion with SPF or sunblock, mas mataas yung risk na mas iitim kayo. Nung nababad ka sa araw, mas mabilis kang iitim kapag gumagamit ka ng whitening products. Kaya yung minsan yung tinatanong ninyo na, ay bakit ganito, hindi naman ako pumuputi. Kaya ako, lagi kong tinatanong kapag ka may mga questions sa akin na bakit daw umiitim sila or feeling nila hindi sila pumuputi. Ayan ang kulit ang aking anak. Nga, kasi baka mamaya gumagamit nga kayo ng whitening products pero hindi kayo gumagamit ng mga SPF or sunblock. Nalagay dito yung yogurt protein and milk protein. Meron din siyang lactic and also collagen. Pero alam niyo ang maganda kasi dito sa product na to, hindi ko siya masasabi na bonggang-bongga sa pagpapapute. But yung napansin ko sa kanya is sobrang nakakalambot siya ng skin and also nakaka-moisturize talaga ng skin. Tatanungin ninyo ako kung swak ba itong maging partner. Yes po. Kasi ito kahit na sinasabi niya na moisturizing siya, it can still cause ng dryness dahil nga meron siyang pag-exfoliate. For me, yes, I highly recommend it. Pero again, guys, kung lalabas kayo, mas maganda pa rin na gumamit kayo ng ibang lotion, yung may mga SPF 30 and above. But kapag nasa bahay lang kayo or bago matulog, ako ginagamit ko kasi ito before ako matulog, yun, ito. Pero minsan, guys, I have to be very honest, no? Hindi ako nag-lotion minsan. Nakakatamaran ko. Huwag niyo akong gayahin kasi very important talaga. Kasi hindi naman din ako everyday gumagamit ng mga whitening soap, eh. Parang once or twice a week
lang ako gumagamit. So, hindi ganun ka-dry yung skin ko or hindi masyado nag-exfoliate ng bongga. Pero kung everyday kayo gumagamit ng mga whitening products or ng mga collagen soap, it's very important talaga na mag-lotion to. Para hindi mag-cause ng dryness kasi pwedeng mangati yung balat ninyo. Very tipid lang siya. Hindi siya kasing mahal. Hindi ko maalala kung magkano yung price nito pero super laki niya. 500 ml siya, oh. Itong milk salt scrub, 350 grams. And sobrang tagal nitong inaabot nito sa akin, no? Parang aabot na to ng 2 to 3 months. Depende kasi sa paggamit din, eh. Kung tatanungin ninyo ako, nakaputi ba? Yes. But again, guys, you have to use it continuously. Huwag kayong mag-expect agad ng result ng within 1 month. Dapat meron na within 2 weeks. Kasi ang talagang secret dyan is continuous kayo sa paggamit and also protect your skin from sun damage or sun burn. Papakita ko sa inyo yung consistency pala nitong lotion. Ayan siya. Honestly, hindi rin siya nakaka-glow ng balat. And for me, wala rin siyang instant whitening effect. Ang na-experience ko talaga sa kanya is more on pag-moisturize. So, yan. So, ako, kung tatanungin ninyo, kung gusto ninyong mabilis pumuti, gumamit na lang kayo ng mga whitening soap. Kojic soap to be exact. So, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginagamit yung salt scrub and then yung lotion. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. Follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby. So yun lang mga beshies. I hope na nakatulong to sa inyo. Kung meron pa kayong mga questions, ilagay nyo lang sa comment box. At kung gamit nyo na to, ano yung naging effect sa inyo, i-comment nyo lang din para makatulong sa iba pang mga viewers na naghahanap ng review ng mga products na to. And guys, bago ako mag-goodbye sa inyo, please again, huwag po ninyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-hit ang bell button at i-click ninyo yung notifications na dapat all para lagi kayong updated sa aking mga bagong vlog. Again guys, my name is Maymay. Kita-kits po tayo sa aking mga susunod pang vlog. Please stay safe and healthy everyone. Bye!